Mako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating Virtual Health Forum. Talakay naman natin kung paano nga ba kinaklasify or kinakategorize ang mga buntis na may COVID-19. Magbibigay din ako sa inyo ng halimbawa ng isang hospital protocol para sa mga buntis. Narito sa inyong screen ang case definitions ng COVID-19 para sa mga buntis. Nariyan ang suspected case, probable case, at confirmed case. Ang case definitions na ito ay kapareho lamang dong case definitions para sa pangkalahatan na ini-implement sa ating bansa. Tingnan natin kung paano nga ba natin maka-classify ang isang buntis na suspected, probable, o confirmed. Doon muna tayo sa suspected case. Ito yung mga buntis o mga pasyente na may acute respiratory tract infection at nakakaramdam ng lagnat, ubo, hirap sa paghinga, at walang ibang dahilan o etiology sa kanilang sakit. At meron din silang history of travel o pagtira sa lugar na may local transmission sa loob ng 14 days bago magsimula ang kanilang mga sintomas. Kasama rin sa suspected case yung mga buntis na may acute respiratory illness at may close contact sa confirmed o probable COVID-19 case sa loob ng 14 na araw bago magsimula ang sintomas. At sa huli, kasama din sa grupong ito ang mga buntis na may severe acute respiratory illness at kailangang ma-ospital at walang ibang dahilan ang magpapaliwanag sa kanilang nararamdaman. Para naman sa probable case, sila naman ang mga buntis na nakasatisfy ng criteria ng suspected case at merong kasamang testing para sa COVID-19. Kaya lamang, yung testing nila para sa COVID-19 virus ay inconclusive. O kaya naman, maaring nagpositibo sila pero sa tinatawag na test na pan-coronavirus assay. Ibig sabihin lamang nito, nagpositibo sila sa test na nagsasabi na yung specimen na galing sa kanila ay may coronavirus. Pero hindi kasi sigurado kung ang coronavirus na nasa kanila ay yun bang coronavirus din na nagkukos ng COVID-19. So kanina, may paliwanag ko sa inyo na ang particular na virus na nagiging dahilan ng COVID-19 ay tinatawag na SARS-CoV-2. So sa pan-coronavirus assay, hindi pa masabi kung meron ba talagang SARS-CoV-2. Kaya, ang buntis o ang pasyente ay na-classify as probable case. Ikatlong case definition ay ang confirmed case. Sila yung mga taong may kumpirmadong virus ng COVID-19 infection base sa resulta ng laboratory, kahit ano paman ang sintomas na kanilang nararamdaman. So halimbawa, mayroong isang buntis o pasyente na nagpa-test at nabigyan ng resulta na positive sa SARS-CoV-2 virus, so ibig sabihin, meron talaga siyang COVID-19. Narito naman ang isang halimbawa ng hospital protocol para sa screening ng mga buntis. So, kailangan muna magkaroon ng resulta ng RT-PCR o reverse transcriptase polymerase chain reaction sa pamamagitan ng nasopharyngeal or oropharyngeal swab o kaya naman ay rapid antigen testing. So, yung nasopharyngeal swab, ito yung nakikita ninyo na kumukuha ng sample sa loob ng ilong at ganun din naman yung oropharyngeal swab na may pinapasok sa ating bibig upang makakuha ng sample. Kailangan nating tandaan na habang hinihintay ang resulta ng testing mula sa laboratorio, kailangan muna ng strict isolation o pagbubukod ng buntis mula sa ibang miyembro ng pamilya. Ito ay isang paraan upang maiwasan din natin ang posibleng transmission ng virus sa loob ng tahanan ng pamilya. Kung ang resulta ng testing ay positive at ito ay galing sa isang public laboratory na karaniwang
may koordinasyon sa local government unit, ipapaalam ng LGU ang resulta sa pamilya upang mabigyan din ng proper isolation and referral sa isang COVID center hospital, gaya ng Batangas Medical Center. Kung ang isang resulta naman na positibo ay nanggaling sa isang private laboratory, maaaring sa unang pagkakataon ay makita ito ng pamilya. So sa pagkakataon na makita ng pamilya ang resulta ng positive na COVID-19 testing, kailangan ipaalam agad nila sa LGU ang resultang ito upang magawan din ng paraan ng LGU ang proper isolation at referral sa isang COVID center hospital. So kasama sa ginagawa ng ating LGU yung pagtetest sa ibang miyembro ng pamilya upang malaman kung nakapag-transmit ba ng virus mula sa mother or kay mommy papunta sa iba pang members ng kanilang pamilya. Ngayon naman, limbawa si mommy na may COVID-19 ay nakatapos ng manganak sa isang ospital, kailangan pa rin niya ng rooming in para sa kanila ni baby. So, ibig sabihin ng rooming in, sila ay magkasama pa rin ni baby sa loob ng isang kwarto o isang room pagkatapos nilang manganak. At kung saan, maaari rin mag-breastfeed si mommy kay baby basta nakasuot si mommy ng mask at face shield bilang proteksyon na rin para kay baby.